guys! Welcome back to my channel. So for today's video is gagawa tayo ng full face makeup using the Says Lady products. So kung nakikita nyo sa aking last vlog is ginawa ko yung haul ng Says Lady na binili ko sa Lazada. So today's video is gagawin natin yung full face makeup gamit ng mga products na binili ko. So without further ado, let's jump to the video. Before tayo mag-start guys, mag-makeup is mag-moisturizer muna ako. So, gagamitin ko itong Celetec Hydration Facial Moisturizer. Ito siya, yan. Ito yung ginagamit kong moisturizer sa aking face kasi non-comedogenic to. Water-based tsaka oil-free din siya. Yan, hypoallergenic and fragrance-free. Non-comedogenic meaning hindi siya nakakaklag ng pores, which is perfect sa mga oily skin or mga acne prone yan. Kaya ito yung aking ginagamit. So, maglagay na tayo. Ito guys, yung consistency niya, oh. Water-like lang talaga siya. Water na water siya. And, hindi siya ganun kalapot pag ilagay sa face. Tsaka, mabilis siyang mag-set sa face. Yan, lalagyan ko na din yung leeg. Yan, so hintay lang natin mag-set to. Okay guys, nakaset na yung aking moisturizer. So next naman is gagamit ako nitong Says Lady All Matte Primer, which is ito siya. And let's try. Ito siya guys, so clear lang siya and parang silicone type na ano, and lagay lang ko lang siya dito sa part ng aking T-zone mostly kasi yun yung part na marami akong open pores sa aking T-zone kaya kabahala. Tapos yung tira ay kakalat ko lang sa aking face. Okay guys, yung texture ng kanilang primer is parang ma-oily lang siya. Okay, tapos na ang ating primer. And then next naman is magpa-foundation na tayo. So gagamitin ko tong full cover concealer ng Says Lady. Ito siya. So ito pa lang full cover concealer nila is in the shade number 3. So I'll be using a dumb sponge para i-blend to sa aking face. As you can see guys, hindi niya talaga totaling nako-cover yung mga acne scars ko. Nandiyan pa rin siya. Pero sa akin, okay na rin siya since ang mura nga lang naman itong foundation na to. Ang problema nga lang kasi sa foundation na to is nag-crease siya pag nilalagay mo sa mata. Nag-crease siya and hindi siya agad-agad nagsiset. Pero ang good thing naman dito is buildable siya. So, wala namang problem pag magdagdag ka. Kaso feeling ko nga lang, kasi tinry ko na itong gamitin na ilang beses. Parang ano, parang nagki-cake siya pag nagtagal, pag hindi mo inayos yung pag-blend. Okay guys, tapos ko nang i-blend ang aking foundation. So, next naman is maglalagay ako ng aking setting powder. So, gagamitin ko itong All Day No Sebum Blur Powder, yan, na binili ko siya sa Dr. Sensitive Store. Ito yung ginagamit kong pang set or pang powder sa aking face kasi I have oily skin. So, gumagamit talaga ako ng mga pang oil control na product sa aking face. So, mag-set na tayo. Dito sa aking noo at sa aking kilay dahil oily ang aking mga part na iyan. And sa aking baba na din. Thank you.
Okay, so habang binibake ko ang aking face, is maglalagay muna ako ng contour. So, I'll be using this Says Lady Contour Highlighter Palette. Siguro paghahaluin ko na lang tong shade number 1 at shade number 2. So, I'll be using this brush to apply my contour. Ooh! Ang pigmented talaga ng palette na to. Ooh, ang galing. I think, matipid siyang gamitin. Ooh! Grabe ang pigmented. Sa totoo lang guys, hindi ako marunong mag-contour ng face ko. Nahihirapan ako mag-contour pero kailangan ko ng contour kasi ang laki ng mukha ko. Mamaya i-blend ko to na maayos. Tapos, maglalagay ako ng... Tama ba yung lagay ko ng contour? Comment na lang kayo guys kung may mali man sa ginagawa ko. Kasi hindi talaga ako sanay na nagko-contour sa mukha ko kahit ang laki-laki ng mukha ko. Tapos lagyan na rin natin yung aking baba. Para lumiit ang ating mukha. Dahil ang taba ng mukha ko tingnan. Yan. Ilagay tayo dyan. Tapos ano na din. Hindi ko alam guys pero ganito na lang yung paglalagay ko ng contour sa aking face para magkaroon ng dimension yung malaki kong mukha. Okay, tapos maglalagay ako ng nose line. Kasi hindi mo tayo biniyaan ng matangos na ilong. Pag nose line tayo. So, gagamitin ko itong shade number 2 para sa aking nose line. Ganun. Tapos lagyan din natin yung sa gilid. Para mukhang matangos. Yan. Tapos makatangos, girl. Kailangan natin ito sa buhay. So, next is gagawin ko muna ang aking kilay. So, gagamitin ko itong Pro Eyebrow Pencils ng Says Lady. Yan, ito ang gagamitin kong aking pangkilay. So, let's do this. In the shade number 2 pala ito, guys. So, yun. Kung napapansin niyo, may peklat ako sa kilay, no? Nakuha ko kasi ito nung bata ako. Kaya pag nagkikilay ako, madalas, hindi na siya nakocover kasi wala na siyang buhok eh. Kumeklat na kasi talaga yan. Kaya minsan, ang hirap magkilay na na-feelan siya. Hindi kasi siya matakpan minsan. Lalo na pag nag-oil up na yung kilay ko, lumalabas na yung peklat ko dyan. Hindi na siya nakikita. Tapos, ginagamit ko lang tong spoolie para i-blend yung product sa aking kilay. And then, simula sa dulo, ikakalat ko siya papuntang harap. Yan. So, ganun din yung gagawin ko sa kabila.
So, tip ko lang sa inyo guys, kung ayaw nyong gumamit ng concealer sa paglilinis ng kilay, pwede kayong gumamit ng cotton buds na lang. Hindi naman ako sanay na nagko-concealer sa kilay. So, cotton buds na lang. Lilinisin ko lang yung kalat-kalat. Kasi parang hindi pantay eh. Now guys, tapos na ako sa aking kilay. So, ngayon naman is gagawin ko ng aking shadow. So, gagamitin ko itong Says Lady Eyeshadow Palette. Yan, ito ang aking gagamitin na eyeshadow palette para sa aking face. Yan. So, start na nating kulayan ng ating mata. So, first is mag-start muna ako sa shade na to, which is si Simmer. Yan, siya yung aking ilalagay ko muna. So, magsimula muna tayo dito sa outward, papasok. Yan, so, ayan na siya guys. Yan, so, ito yung may eyeshadow na. At ito yung wala pa. So, ganun din yung gagawin ko sa kanila. So, after ko ilagay si Shimmer, is gagamitin ko naman itong si Cozy. Ito, si Cozy. Ilalagay ko naman siya dito at dito. So, let's start. So, ginagamit ko pa rin yung same brush. So, ito lang, si Cozy. Ilagay lang natin siya dito. So, ganun ulit. Ibe-blend ko lang siya dito sa may dulo. And then, papasok ko lang. So, ito na yung merong, ano, Shady Cozy. So, ito pa yung wala. Pero, syempre, lalagyan natin yung kabila. And then, for the shimmer naman, na ilalagay ko sa aking eyes, is gagamitin ko itong si... Ito siguro, itong nasa baba. Itong si Freeside. Yan, siya yung ilalagay ko dito. Ang problema lang kasi sa shimmer ng palette na to is hindi siya masyadong kumakapit sa mata. Tapos, makalat din. So, I'll be using my fingers lang. Yan, ito. Yan, ito siya oh. Tapos ilalagay ko lang siya dito sa mid. Kintab. Yan guys, yun yung shimmer. Nalagay ko na siya. So, after ko sa shimmer is papagpagin ko muna yung binake ko sa aking face. Para matanggal lang yung mga fallouts. And mag-a-apply din ako ng konting powder. Para lang maano. And guys, so tapos na ako sa aking powder. So next naman is maglalagay ako ng eyeliner sa aking eyes. So gagamitin ko tong Says Lady eyeliner. Ito. Lalagay ko siya sa aking eyes. Bukas. Yan, makikita nyo ba yung difference guys? So, ito yung may liquid eyeliner at ito yung wala. So, gagawin ko rin yan sa kabila. Okay guys, tapos na tayo sa ating eye makeup. So, next naman natin gagawin is maglalagay na ako ng aking blush. So, I'll be using this blush. Yan, ito yung aking
blush na laging ginagamit kasi sobrang pigmented niya at sobrang tipid gamitin. Okay, so tapos na ako sa aking blush and next naman, I think maglagay na tayo ng ating highlighter. So for my highlighter is gagamitin ko itong Says Lady Contour Highlighter Palette. Pero I think hindi siya, alam niyo sobrang nakakalito tong palette na to eh, kasi yung pangalan nila same lang. Ito yung purong contour, ito yung purong highlighter. Same packages, pero same din yung pangalan nila sa likod. Diba? So, nakakalito. Hindi mo alam kung ano ba talaga siya. Pero for me, ito lang yung ginagamit kong pang contour at ito yung ginagamit kong pang highlighter since puro shiver naman talaga yung nandyan. So, for my highlighter, I'll be using shade number 3. Yan. Ito kasi ang shading niyan. 1, 2, 3. So, 1, 2, 3. So, gagamitin ko tong mas light na to. And i-apply ko lang siya dito. Yan. Actually guys, yung shimmer niya, para lang siyang ano, parang basa lang. And okay lang din naman siya. Yan. See? Sa kabila din. Sa ating area na to. And then, lalagyan ko rin ng highlighter yung aking nose. Yan. Parang hindi ko makapit. Yan. So, nalagyan ko na yung aking nose. So, lalagyan ko rin yung aking dito sa my lips. Yan. Lagyan natin yan. Okay. So, after nito is magmamascara muna ako. So, gagamitin ko itong Says Lady Mascara. And, lalagay ko lang siya sa aking pilik mata. Kung kayo ay gagamit ng mascara na to guys, I advise sa inyo na dahan-dahanin niyo yung paggamit. Kasi masyadong heavy tong mascara na to. Babagsak yung inyong pilik mata pag ito yung ginamit nyo. And matagal siyang matuyo. Mayroon pang chance na kumalat siya. Kaya dapat konting ingat sa paglalagay. O sa aking mascara is mag-a-apply na tayo ng lipstick. So gagamitin ko itong Says Lady 2-in-1 Matte Lipstick nila. Ito yung lipstick na yung sa kabila ay lipstick. Yan. And then yung sa kabila naman ay liquid lipstick. Ito. May applicator naman siya. So, ang shade nga pala ng lipstick na to ay shade number 5. Yan. Ito yung pinili kong shade kasi parang ito yung feeling ko bagay sa akin. So, ilagay na natin. Okay.
ito na ang aking final look for today. So, sana nag-enjoy kayo. And kung may mga gusto man kayong sabihin na gusto nyong i-improve ko or what, i-comment ka lang sa ating comment section sa baba. And yun lang guys. So, huwag nyo po kalimutang mag-like and mag-subscribe and yung itap yung ating bell button dyan sa baba. And see you guys on my next vlog!